Kumusta po? Ngayon po, i-demo ko yung TCC controller at mga engine decoder ito. Function decoder. Tsaka po itong accessory decoder. May dalawang servo at tsaka may isang retract dito. At tsaka may dalawang train dito. Ito yung isang train na makokontrol nung ginawa kong flutter app na pang DCC. Okay? So, halika na po. Ituloy na natin. So, in-start ko na itong program. And then, may mga readme documentation. Tapos, ito na po. Ayan ang scanning DCC controller. Mahirap makita pero ilalagay ko yung link sa video. Tapos, hanapin yung characteristic na right. Yan, ready na. Pero itong application na ito may password 123456 kasi ginagamit ko lang yung example. So, let's go sa train. So, may tatlong train. Pwede. Accessory decoder at saka function decoder. Okay. Halika na sa demo. So, ang unang train natin ay address 3. Yan ang mga bagong train sa factory. Ito, address 3. Ito may decoder dito. Ipinrogram ko, address 3. Itong Amtrak na ito ay address 32. Ang nasa address 32 Amtrak. So ilalagay ko rito Amtrak address 32. Tapos may isa pa ako, isang train Santa Fe. Ang address ay 20 pero hindi kita, pero mamaya makikita nyo ito, Santa Fe. Santa Fe. Okay? So unang i-demo natin yung address decoder na ginawa ko ito. Address 3. Ito yung motor. So, ito ang address 3. Ito. So, itatry natin yung headlight. So, sa una, ito ang password. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito po yung demo sa GitHub ng Nimble para sa ESP32. May password example. So, kung makikita nyo itong motor na ito, tingnan nyo magte-turn. Magsisimula mag-turn yan. Ayan na. Magte-turn anytime na. Pero, kasi kuminsan hindi, walang load. Ayan na, nagte-turn na. Nakita nyo nagte-turn. So, pwede nyo bilisan. Pwede nyong i-toggle yung headlight. Headlight, i-toggle ito. Kita naman. So, pag bumibilis na, pwede naman pabagalin or i-stop. Stop right away ito. Okay? So, kabila naman, reverse. Pwede rin i-turn off yung light. Turn off. Kasi yung headlight naka-link sa direction ng train. Pag forward or reverse, yung headlight at saka yung rear light. So, i-forward naman natin yung motor. Tingnan nyo itong motor. Magte-turn na yan habang pinepress ko itong plus. Ayan na, nagte-turn na, mabagal. I-turn off natin yung headlight para kita. Ayan na. Pwede mo rin bilisan. Bumibilis. Pabilis ang pabilis. Oop, na-pepress ko yung headlight. Ayan, nakita nyo. Mabilis na. Okay? Ngayon, pwedeng emergency stop din. Tumigil. Okay?
So, yun pong may wire dito, yun yung function ng engine, pero hindi ko winire. Ang winire ko lang yung headlight, tsaka rear light, tsaka yung engine. So, susunod po yung function decoder. So, nakaprogram ito ni address 15. Basically, ang function decoder, para ding engine. Kasi yung F, yung mga function ng engine, ibinaba lang doon. So, pwede nyo gamitin ito sa mga turnout or crossing gate or whatever. So, may link sa description kung ano itong function decoder na ginawa ko rin from scratch. Ito, ginagamit ko yung Tiny 85 na napakamura sa internet. AVR Tiny 85 for function decoder. Okay, so, naka-program na ito dito. So, ide-demo natin. Ayan, nag-go on-off. 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 Yung isang function na ron. On-off. Itong isa hindi pa. Pero, ayan. So, pwede nyo gamitin hindi lang ilaw. Pwede rin mag-activate ng relay or solenoid para ma-activate yung turnout. Susunod pong demo, itong accessory decoder naman, itong accessory. Nagkakapi po ako, so pasintabi na. Ang accessory decoder, naano ko rin yung addressing system, very confusing sa internet. Yung pala, pag sinabing ang address ay, ito ho ay Arduino Nano. So, naka-hook up sa dalawang servo, saka isang retract, at saka may ilaw ditong green para sa apat na accessory decoder. Ang pagkakaintindi ko sa address decoder, pag sinabi niyong 1, ang address, ibig sabihin, sa apat, ang susunod na address ay 1, 2, 3, 4. Apat. Sa dalawa, tatlo, apat. So, kung function, kung accessory decoder 2, dalawa, ang susunod na address ay 2, 3, 4, 5. So, matagal ko ding nalito ako ng nalito hanggang nahuli ko din na ganun pala. So, yung uno, yung isa, apat ang kasamang address agad. So, ide-demo natin itong una. Itong unang servo, ito, ayan na, nag-move. Oh. Nakita nyo, nag-move. Ayan, oh. Pwedeng natatagal. So, pwede nyo gamitin ito sa, again, turnout or crossing gate or kung ano man. Itong servo 2, ayan naman. Pwede mo rin gamitin kung saan-saan. Ang ginamit ko dito, Nano, Arduino Nano, hindi 80, Tiny 85. So, ito, retract. Ito naman, nagre-retract. Para ding servo na ginamit ko sa... Ayan na. Oh. Kung gusto ulit nyo makita. Ayan. Oh, ayun na. Ito naman yung green. Ayun. May delay. May delay yung retract. Kaya... Ngayon, yung green naman, remember, this is accessory decoder. Ayan na, nag-green na. So, walang ipinagkaiba ito sa, pwede mo rin ilagay sa mga crossing gates. Ano. So, ang choice between function decoder and accessory decoder, it's okay lang. You can use both. Walang pinagkaibahan. Ang function decoder, like I said, parang engine, so may kasamang speed. Pero ini-ignore yung speed. So, yung retract uli, tingnan natin. May delay eh. Okay, so if you wait, ayan na. Okay. So, na-demo na natin itong engine decoder, function decoder, accessory decoder. Ayan, tingnan natin kung mapapatakbo yung dalawang train sa rail. So yung pangalawang train dito sa app is Amtrak. So let's see kung mag-go-go.
itong Amtrak. Medyo matagal ang, ayan na, nagmumove na. Tapos yun namang isa, yung Santa Fe. Yung Santa Fe, dadating na. Pwede kang patigilin yung Amtrak. Tapos yun namang Santa Fe. Oop, mali. Maliktad pala yung pagkakalagay ko ng train. So, eto na. Ito na ang Santa Fe. Dahan-dahan. So, habang nagmumove yan, pwede mo rin kontrolin yung Amtrak. Yan ang maganda sa DCC. So, ayan na po ang dumadating na yung Santa Fe. So, aalis na yung Amtrak. Ayan na, ayan na. Pwede mo rin i-stop. Ngayon, ang maganda sa DCC, kasi dalawa lang ang rail, dalawa lang conductor, nakokontrol mo iba-ibang train, may address. So, aalis na yung Santa Fe. Ito po yung Santa Fe. So, baliktad yung pagkakalagay ko. So, ayan na. So, pag alis nitong Santa Fe, ayan na, maalis na, pwede mo ring kontrolin itong Amtrak. Pero independent sila ng speed. Kasi may address itong Amtrak. Ayan na. Pwede mo itigil. Pwede mong abulin yung Santa Fe. Pwede mo itigil. Pwede mo ibalik doon habang yung Santa Fe. Ibang direction. Pwede rin. Yan. So, yan po ang demo. Ngayon, titingnan natin yung ibang nasa board. Ito pong lalapit ko yung camera dito. Teka, palisin muna natin itong Amtrak para makita niyo yung ibang nakalagay sa board. Lahat po ito ilalagay ko sa internet pati yung link. Kung may mga ano na kayo, kung may mga parts na kayo, mura na yung iba kasi hindi na niyo bibilin. So, ito po yung ibang parte nung board. Ito po yung ESP32 na kino-control yung DCC. Pinrogram ko yung ESP32 na RMT, remote hardware, para nakapagdadala ng signal, nakapagdadala na hindi nababother yung program. Yung pong nagbe-blink na green, yun ang heartbeat ko na alam ko na dire-diretso pa rin sa loop na hindi nag-freeze yung program. Itong maliit na, ito pong box na ito, DC 12 volts to 5 volts para magamit ng mga logic. And then ito ang controller na nag-control ng tatlong engine, yung address 0, yung demo, yung Santa Fe at saka yung Amtrak. Ngayon po, ito ay LMD18200 ang mark ng ang transistor, H-bridge. So, LMD18200. Napakadali po. Yung brake ay ground, yung direction ay yun ang nag-degenerate ng DCC. Then yung PWM, yung pulse width modulation, ay 5 volts. That's it. So, bali isang connection lang doon sa ESP32, yung DIR, yung direction na nag-generate. So, ito pong app, ginawa ko itong app na flutter. Ngayon, itutwist ko po itong camera para kita nyo. So basically, itong app na ito, homemade, may mga choices. Pwede kang
magdagdag ng engine. Okay? Ngayon, yung speed offset, kung mabagal yung engine sa startup, pwede nyong maglagay ng multiple doon. Or, fixin nyo yung CV. Pwede maglagay ng accessory. Yung pangalan ng accessory, yun ang turnout or crossing. Pwede rin function decoder. Para ding yung accessory decoder. Tapos, kung pang troubleshoot naman, itong engine decoder, pwede niya magpadala ng packet na mga bits lang. Pwedeng accessory, pwede magpadala ng packets na bit lang. And then, pwede rin function. I-try natin itong function. So, kung itatry ko yung ang address ng function ko ay 15 at i-on ko yung ilaw, ayun. Teka, hindi na gano'n yun ah. Mali. So, ito yung function. Pwede mong i-on yung ilaw. Ayaw. Pero try natin yung accessory decoder. Live kasi ito eh. Mahirap eh. Tinesting eh. Ngayon, yung app ko, may mga picture na nilagay ko yung mga... Kasi ang hirap maghanap sa internet lagi ng reference eh. So, then yung nakatulong sa akin, yung mga source code ng ibang tao, ginaya ko na lang yung iba. Ginaya ko yung iba. Katulad nitong yung ginawa kong decoder. Sarili ko lang ginawa ko. Trial and error. Ayan. So, may source code daw. May source code sa ano. So ito po ang program. Pwedeng ipopost ko yung source code ng Android app. Ipopost ko yung mga source nung function decoder sa ibang tao ko lang naman na nakita eh. Yung accessory decoder, yung engine decoder, so, and tsaka itong train. So, salamat po. Medyo matagal yung video. Pero kung interesado kayo, ilalagay ko yung link. Salamat po.